Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ay sadyang nalaman nga natin kung sino ang siyang traitor. Kaya naman dito nga ay ginamit ni Sakuragi ang kanyang puot upang ilabas ang kanyang natatagong kakayahan. Kaya naman dito nga ay, sabi ko na nga be, kakaiba ang kanilang nalaman. At dahil dyan, nalabas niya ang kanyang tunay na kakayahan. At ito nga ang nakakagalak sa lahat, nakaka-excite na pangyayari. Grabe, sobrang excite, ganda ng laban na to. Wika nitong si Muya. At dito nga ay, posible kayang laman na nila na itong si Mr. Smith at ang kanyang mga angka ng siyang traidor at nagbigay sa atin ng hustisya upang bigay sa kanila ang isang bangungot. Ha? Imposible o posible, ano kaya ang mungkahi mo Muya? Wika ni Silver. At dito nga ya, wala akong pake. Ngunit kahit ganun pa man din, sa tingin ko, nalaman na nila. O kahit hindi, basta wala akong pake. Gusto ko magiging dikdikan tong laban na to. Ang full potential na Shohoku ang gusto kong makaharap. At yun ang exciting part. Wika ni Muya, kaya naman dito nga ya. Hoshasha team, bumawi kayo. Wag na wag kayong papadaig dito kay Hanamichi, Sakuragi at buong Shohoku High School. Wag na wag. Wika nga nitong si Coach Daredevil nang biglang. Daredevil, ano ang nangyayari? Bakit ganyan ang takbo ng laro? Bakit hindi nyo kayang malayuan ang koponan ng kalaban? Bakit hindi nyo kaya ang aking mga dating koponan? Isang bilyong dolyar ang nakalaang pusta ko dyan. Alam nyo na, ipanalo nyo yan. Wika nitong si Mr. Smith. At napag-alaman nga natin na siya nga ang misteryosong lalaki sa previous chapter. Kaya naman dito nga yan, Mr. Smith, kalma ka lang. Everything is under control. Gaya nga ng sinabi ko, hindi pa tayo tumutodo at binibigyan natin sila ng magandang laro. At ang isang bilyong dolyar mo, safe na safe yan. Wika nitong si Coach Daredevil. At dito nga ya, siguraduhin mo lamang yung sinasabi sapagkat sobrang laking pera ang siyang nakataya dito. Sobrang laki. Isang bilyong dolyar. Tandaan mo yan, Daredevil. Kaipanalo natin ang laban na to. Weak
ka nitong si Yu Takashi. Kaya naman dito nga eh. O siya. Ako naman ngayon, kailangan ng ilabas ang isang magandang potensyal at dito iwan Kamiyagi. Wika nitong si Muya, sabay gandang galaw at dito nga eh. Ang bilis, ang ganda ng kanyang galaw. Mukhang totodo na sila ngayong nalaman nila na meron kaming ibubuga. At yun din ang magandang parte. Exciting part kumbaga. Wika nito nga si Miyagi nang bigla nga. No motion pass nga ang kanyang ginawa. At pinadaan nga ang pola sa hita nitong Sakuragi at nitong si Rukawa. At dahil dito nga ya. Ooh, grabe yun, sobrang ganda ng pasa, pinadahan niya sa mga hita ni Sakuragi, nitong si Rukawa, ang bola patungo dito kay Silver, ganda ng pasa, wika nito nga si Fukatsu at dito nga ya, tama ka Fukatsu, sobrang ganda ng pasa, maski ako'y kanyang napahanga, na-visualize pa niya yun, at higit sa lahat, nakumit niya at nagawa ng maayos na pasa, grabe yun, wika nito nga, si Kawata, kaya naman dito nga ya, yan ang sinasabi ko, pumersa na kayong todo, sure win na ang larong to, upang itong si Mr. Nagata Keroshi ay akin na nga mapasla nga hindi sa pisikala ngunit sa pinansyala wika nitong si Mr. Smith kaya naman dito nga ya. Tama ka aking kapatida, ang lakas naman ng loob nun na pumusta ng 1 bilyong dolyara also known as Mr. White Keroshi sa amin na ang pera mo, wika nitong si Yu Takashi at dahil dito nga ya, 1-hand mattress slam dunk na nga lang kinawa ni Silver ngunit dito nga ya, sa tingin mo ba ha, papayag at papayag na lang ako, hindi. Umangat ka at ito ang teritoryo ko. Umangat ka sa ere at ako ang hari nito. Akin ka, bata. Wika ni Sakuragi. At dito nga'y isang black nga ang naganap. Hindi lang black. Wow! Posterized black! Grabe ang ginawa nito nga. Si Hanamichi Sakuragi talagang hindi na nagpapaawat. Wika nitong mga tao at dito nga ya. Paano at bakit niya nakuha ang lahat ng yun? Ang ganda ng pasa ko at ang ganda na ng pagkakaangat ni Silver doon. Wika nitong si Muya at dito nga ya. Lintik, paano siya nakarecover sa sitwasyon na yun? Paano? Wika nitong ni Silver at dito nga ya. Gaya nga ng sinabi ko. Ako ang hari ng taas at hindi lang basta may mataas na vertical jump upang tawagin na hari ng taas. Ang pinaka-importante sa lahat, timing, wika ni Sakuragi dito nga ya. Nakakainis, bakit ganito? Kinakabahan ako sa pinapakita ni Sakuragi at buong Shuhoku. Sobrang laking perang nakataya, ngunit bakit hindi nila maghawang tambakan? Wika nitong si Mr. Smith, kaya naman dito nga ya. O siya, Rukawa. Bumaba ka na. Ako na ang bahala sa bullet pass na to. Wika ni Sakuragi sabay pasa kay Rukawa at itong si Rukawa ay pinasa nga rin ang bola dito kay Miyagi kaya naman. 1 easy points na nga lang ang siyang naganap upang makuha ang kalamangan sa score na 68-71 pabor sa ating mga bida kaya naman. Woo!
Grabe yan, umaarangkada ng todo ang kupunan ng Shohoku High School. Sila na ngayon ang angat, sila na ang lamang. O ano, Mr. Daredevil, kabahan ka na. Kabahan na kayo, Dark Pigeon. Wika ng mga tagahanga nila, samantalang dito ngaya. Ito, lumabas na ang sobrang nakakatakot na bersyon ng Shohoku. Mr. Daredevil, Mr. Smith at kayong lahat na traitor, may kalalagyan kayo pag nakuha ng Shohoku ang kanilang deadly momentum. Sinasabi ko yan, tagilid ang bangka nyo pag nagkataon. Weak nitong si Coach Ansai. O kayang kakalabasan nito, lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.